Sa isang maliit na baryo sa probinsya ay may dalagang nagngangalang Alexa. Si Alexa ay isang masayahin at mabait na dalaga na may malalapit na kaibigan sa kanilang komunidad. Ngunit isang malupit na pagsubok ang dumaan sa kanyang buhay na nag-iwan ng malalim na sugat sa kanyang puso. Isang gabi, habang nag-aalala ang kanyang pamilya sa pagdating ng isang malakas na bagyo, ay bigla na lamang silang inulan ng malakas na ulan at hangin. Ang mga pader ng kanilang bahay ay natumba lahat at ang tubig baha ay sumakop sa kanilang tahanan. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap na magligtas, napilitan silang iwanan na lamang ang kanilang bahay na inaabot na ng tubig baha. Habang pinagtatawanan ng unos ang kanilang baryo, hindi inaasahan ni Alexa na ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang pamilya. Sa kalagitnaan ng pag-alala at takot, nawalan siya ng mga kamag-anak sa isang iglap. Lahat ng miyembro ng kanyang pamilya ay napaglaruan ng malupit na bagyo. Nangako si Alexa sa kanyang sarili na hinding-hindi siya susuko. Sa mga sumunod na araw, siya ay nanirahan sa kanyang mga kaibigan na nagtangkang tumulong sa kanya. Wala siyang matatagpo ang impormasyon o tulong mula sa pamahalaan o mga ahensyang pangkatauhan. Naging sunod-sunod ang mga araw ng pag-iyak at pag-alaala para kay Alexa. Habang naglalakad siya sa mga lansangan ng baryo, isang matandang mayaman na lalaki ang napansin siya, si Lolo Enrique. Kilalang tanyag sa baryo dahil sa kanyang kabutihang loob at pagtulong sa mga nangangailangan. Ang tumigil at kinumusta si Alexa. "Anong nangyari sa'yo, Alexa?" tanong ni Lolo Enrique. Nakikita ang pagluha ng dalaga. "Ilang araw na po akong naglalakad, Lolo. Nawala na po kasi lahat ng pamilya ko eh, dahil po sa nagdaang bagyo," sagot ni Alexa. Hindi na napigilan ang pag-iyak. Agad na iniakay ni Lolo Enrique si Alexa at dinala sa kanyang bahay. Doon ay kinupkup siya ng matandang mayaman at pinaglingkuran ng buong pagmamahal. Bawat araw ay tinuturing siyang parang isang tunay na apo ng mag-asawang Enrique. "Nais kong tulungan ka, Alexa," ani ni Lolo Enrique. "Gusto kong magpatuloy ka sa iyong pag-aaral at magkaroon ng magandang kinabukasan." Nagbigay si Lolo Enrique ng buhay at pag-asa kay Alexa. Ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral at naging masugid na mag-aaral sa paaralan. Dahil sa pagsusumikap at tulong ni Lolo Enrique, naging inspirasyon siya para sa mga kabataang nais mangarap at magpatuloy sa buhay. Sa loob ng maraming taon, tinapos ni Alexa ang kanyang pag-aaral at naging isang matagumpay na doktor. Hindi lamang siya nagtagumpay sa larangan ng medisina, kung hindi pati na rin sa pag-angat mula sa trahedyang kanyang naranasan. Isa siyang halimbawa ng lakas ng loob at determinasyon. "Alam mo, Alexa," sabi ni Lolo Enrique, "ang buhay ay puno ng unos at pagsubok, ngunit sa bawat pag-iyak at pag-asa, mahari tayong magtagumpay. Ang iyong pamilya ay laging nasa iyong puso at ang kanilang alaala ay magbibigay sa iyo ng lakas ng loob upang harapin ang anumang pagsubok." Bilang isang doktor, si Alexa ay naging tagapagligtas ng buhay ng maraming tao. Isang tadhana na hindi niya inaakala noong mga panahong madilim. Sa kabila ng trahedyang naranasan niya, natagpuan niya ang pag-asa at layunin sa buhay at naging inspirasyon siya para sa iba na may mga pangarap at hangaring magkaroon ng magandang kinabukasan. Isang umaga, habang papunta si Alexa sa ospital para sa kanyang trabaho bilang doktor, bigla niyang nasaksihan ang isang magarang kotse na nagmamaneho ng mabilis sa tabi niya. Ang kotse ay tila bang nagre-resback sa kalsada at muntikan na itong makasagasa sa isang pulubing matandang tumawid. "OMG!" sigaw ni Alexa dahil sa sobrang takot, habang pinapanood na mabilis na lumiko ang magarang kotse at bumangga ito sa isang poste. Nasilayan niya ang matandang pulubi na nanginginig sa gulat at nawalan ng lakas na tumayo. Hindi inaasahan ng matanda ang nangyaring aksidente at nagkaroon ito ng gasgas sa mga kamay at pati na rin sa kanyang mga paa dahil sa padabog na bagsak sa lupa dahil sa gulat. Agad na lumabas si Alexa mula sa kanyang sariling kotse at nilapitan ng kawawang matanda. "Okay lang po ba kayo?" paungunan niya rito habang tinutulungan itong tumayo.
Nakita niya ang gasgas sa katawan ng matanda at agad siyang nag-alala. Sumakay na po kayo sa kotse ko upang madala ko po kayo sa pinakamalapit na ospital. Huwag po kayong mag-alala, isa po akong doktor. Dahil sa kanyang maalagang kilos, sumunod ang matanda kay Alexa. Habang papalipit na sila sa kanyang kotse, ay biglang lumabas ang isang binata mula sa magarang kotse na bumangga sa isang poste. Galit na galit ito at agad na nalapitan ng matandang tatawid na sana sa kalsada. Hoy tanda, muntikan mo na akong mapatay ah. Hindi mo ba nakikita na highway ang tinatawiran mo? Galit na sabi ng binata. Punong-puno ito ng galit na halos sumisigaw na sa matanda. Hindi napigilan ni Alexa ang kanyang sarili na umirap at pumagit na sa dalawang ito. Excuse me sir, pero kasalanan mo rin naman ang nangyari. Kitang-kita ko na sobrang bilis ng pagmamaneho mo. Hindi naman ito mangyayari kung naging maingat ka lamang sa pagmamaneho eh. Tumaas ang kilay ng binata at nagpatuloy ito sa pagmumura at pagpuna kay Alexa. So sinasabi mo bang pagkakamali ko to? Hindi mo ba nakitang muntikan na nga akong mamatay? Taas no lamang ang no ni Alexa. Hindi nagpapatinag sa galit na binata. Oo, ganyan ang sinasabi ko. Hindi mo pwedeng itapon ang responsibilidad mo sa iba. Lalong uminit ang ulo ng binata at nagmumumura sa harapan ni Alexa. Natigilan na lamang ito nang bigla nitong mapansin na may dugo na tumutulo sa ulo nito. Mamamatay na ako nito. Nakakainis. Bulong ng binata sa sarili habang inaampuhan ang ulo. Umiling na lamang si Alexa at kinuha ang kanyang cellphone para tumawag ng ambulansya. Maghintay ka na lang dito. Tumawag na ako ng ambulansya para mapadala ka sa ospital. Pagkatapos niyang tawagan ng emergency service, ay sumakay na si Alexa sa kanyang kotse kasama ang kawawang matanda at iniwan ng mag-isa ang supladong binata sa labas. Sa pagdating sa ospital, agad na inisikaso ni Alexa ang kawawang matanda. Tinignan niya ang mga pasa at gasga sa katawan nito at kumpirmadong wala ng malalang pinsala. Salamat po talaga, Doc. Hulog ka po talaga ng langit. Pasasalamat ng matanda na puno ng pagpapahalaga. Napangiti na lamang si Alexa sa mga salitang iyon. Walang anuman po. Parte po ng trabaho ko ang alagaan ng mga taong nangangailangan ng tulong. Basta po sa susunod ay mag-ingat na lang po kayo ha. Tinulungan ni Alexa ang matanda na maupo at nagpatuloy sila sa kanilang masusing usapan habang ito ay nag-aalaga. Matapos ay kinailangan ng magpaalam ng matanda na may kasamang pangako na mag-iingat sa pagtawid. Pagkatapos maasikaso ang matanda, nagtungo si Alexa sa kwarto ng binata na kanina'y suplado at galit na galit sa kanya. Nakita niya itong nakaupo sa kama at mabilis na tumaas ang kilay nito nang makita siya. Ikaw na naman? Bakit ka nandito? Tanong ng binata na puno ng pagkainis. Naglabas naman ng ngiti si Alexa. Ay nako, syempre doktor ako dito, hindi ba obvious? Tugon niya sabay pakita ng lab gown na suot niya. Anyways, kamusta na ang pakaramdam mo? Nahihilo ka pa ba? Tanong niya. Nag-aalala sa kalagayan ng binata. Pasalamat ka, imanhid na ako, kaya wala na akong nararamdaman sakit. Pero I need to rest, kahit kung pwede ba, lumayas ka na sa salid na ito? Malditong sabi ng binata. Kit agad nang nag-init ang ulo ni Alexa at mukhang gustong sapakin ng malditong ito. Ngunit pinili na lamang niyang lumabas na lamang sa silid. Hindi niya nais na makipagtalo pa sa oras na iyon. Nang makauwi si Alexa sa bahay, nahanap niya si Lolo Enrique na nag-aabang sa kanilang living room. O iha, how's your day? Mukhang stress ni stress ka ata ngayon ah. Komento ng Lolo na napatawa kay Alexa. Hey nakulo, kung alam mo lang po, may nakasalubong akong supladong binata kanina. Nakakainis, pero bahala na siya. Pagod na tugon ni Alexa habang iniisip ang pangyayari kanina. By the way, umuwi na galing Australia ang apo ko. Sabi niya kanina dumating na siya, pero hanggang ngayon ay hindi pa siya nakakarating dito sa bahay eh. I wonder saan siya tumatambay ngayon. Biglang sabi ni Lolo na nagpabago ng ihip ng hangin sa usapan. Napakumpirma si Alexa. Ah, baka po bumisita sa mga kaibigan niya. Huwag po kayong mag-alala, lo. Darating din po ang apo nyo. Excited na rin po akong makilala ang tunay nyong apo eh.
Nagpatuloy ang kanilang pag-uusap habang kumakain. At sa uli, nagpa siya si Alexa na magpahinga na lamang at matulog sa kanyang kwarto. Isang umaga, maaga pa lamang, ay nagising na si Alexa at nagtungo sa kusina. Ngunit bigla siyang kinabahan nang makita ang anino ng isang lalaki sa ilalim ng malamlam na ilaw ng kusina. Nasa alas 5 pa lamang ng madaling araw ng mga oras na yon, kaya't medyo madilim pa ang kalangitan sa labas. Agad na kinuha ni Alexa ang isang kawali at inihanda ito bilang depensa sa maaaring masamang tao na naroon. Nang lumapit siya sa anino, nakita niya ang likod ng isang lalaki na walang suot na damit pang itaas. Alam niyang isang magnanakaw ito. Kahit walang pagdadalawang isip niyang sinaktan ito at pinukpok ang likod gamit ang kawali na hawak niya. Umalis ka sa bahay nito! Magnanakaw ka! Takot na sigaw ni Alexa habang patuloy ang pag-atake. Narinig niya ang malakas na mura ng lalaki at maras nitong hinawakan ang kanyang braso. Inagawan siya ng kawali na hawak niya at siya ang naging depensa. Nang bigla itong sumugod sa kanya, napilitang bumalikwa si Alexa at umupo sa sahig. Nakapikit siya at naghanda na para sa anumang laban. Nang mapansin niyang walang sumusuntok o kahit anong bugbog na nangyayari, ay iminulat niya na lamang ang kanyang mga mata at nagulat nang makita ang pamilyar na mukha ng binatang nasa harapan niya ngayon. "Ikaw?" Gulat na sigaw ni Alexa sa binata. "Who the hell are you? Bakit ka nandito sa bahay ng lolo ko? Ikaw ang magnanakaw, no? At hindi ako." Sigaw naman ang binata na gulat ring makita siya. Lolo? Lolo mo si Lolo Enrique? Gulat na tanong ni Alexa. Nagdududa pa rin sa mga nangyayari. Akma na sana ang binata na magsalita nang biglang lumitaw si Lolo Enrique at nalilitong nakatingin sa kanilang dalawa. "Oh, kayo pala ang dahilan ng ingay? At narito ka na pala, Jonathan. Mahal kong apo." Mabilis nang umiti ang binatang si Jonathan sa matanda at lumapit para yumakap sa matanda. "Holo, I'm finally back. Sorry kung ngayon lang ako nakapunta dito, ah. May nangyari kasing hindi inaasahan kahapon eh." Paliwanag ng binata. "No worries, apo. Ang importante ay nandito ka na." Ngiting sabi ni Lolo Enrique. Tila ba nakalimutan na ni Alexa ang kanyang takot at pag-aalala at napalitan nito ng sobrang pagkahiya. "By the way, apo, siya nga pala si Alexa. I mentioned you about her before. Siya ang batang tinulungan ko noon at ngayon ay naging successful na sa buhay. I'm so proud of her." Sabi ng matanda na puno ng pagmamahal kay Alexa. Hindi makapaniwala si Alexa sa mga pangyayaring iyon. Hindi niya inaasahan na ang binatang suplado na nakilala niya kanina ay siyang tunay na apo pala ng matandang si Lolo Enrique na tumulong sa kanya mula pa noong pagkabata. "Hello Alexa, ako si Jonathan. Ako ang apo ni Lolo Enrique." Ang kaninang suplado at malditong mukha ng binata ay napalitan ng matamis na ngiti sa labi at nakangiting body ng binata habang lumalapit sa kanya. Napangiti si Alexa at naiya sa mga oras na iyon. Kahit nang makipagkamay si Jonathan, tinanggap niya ito ng may maligayang puso. "Nice to meet you, Jonathan. Naloka lang talaga ako kanina. Akala ko kasi ay magnanakaw ka." Simula nang makabalik si Jonathan sa kanilang bahay, ay naging maingat na si Alexa sa kanyang mga kinikilos, lalo na't kasama na niya ito sa araw-araw. Ang supladong binata ay hindi madalas magpakita ng init na damdamin at parang nagiging malamig na hangin sa kanilang tahanan. Isang umaga, maaga pa lamang, ay umalis na si Lolo Enrique para sa isang lakad at iniwan si na Alexa at Jonathan sa bahay. Habang nasa labas na si Alexa at papunta sa kanyang kotse, napansin niyang mukhang aalis din si Jonathan. Ngunit wala itong madadalang sasakyan dahil nasira ito dahil sa pangyayari noong araw na nakita sila. "Aalis ka ba? Pwede ka rin namang sumabay sa akin. Ihatid kita sa pupuntahan mo." Nahihiyang sabi ni Alexa na may kaunting kaba sa kanyang tinig. Ngunit binigyan lamang siya ng masamang tingin ni Jonathan. "I don't need your help. Huwag kang masyadong kampante. Nagkapera ka lang naman ang dahil sa lolo ko eh. So stop acting na may maibubuka ka sa buhay." Walang emosyong pagsasalita ng binata at napaiyak na lamang si Alexa sa mga salitang iyon. Iniwan siya ni Jonathan ng walang hapas at siya'y naiiwang tulala. Hindi na masyadong pinagtuunan ng pansin ni Alexa ang kanyang emosyon
at nagtungo na lamang sa kanyang trabaho. Ginawa niya ang lahat ng makakaya bilang isang doktor hanggang sa matapos ang araw. Ngunit hindi niya maiwasan na hindi itigil sa kanyang isipan ang masakit na salita na sinabi kanina ni Jonathan. Pagkatapos ng trabaho, hindi na siya nagkaroon ng ganang umuwi kahit nagdesisyon siyang magtambay na lamang sa isang coffee shop. Ngunit nang ilang oras na ang lumilipas at nang magtatangka na siyang tumayo, ay bigla na lamang siyang nabangga ng isang lalaki. Nilingon niya ito at nagulat siya nang makita si Jonathan na galit sa kanya. Sinusundan mo ba talaga ako? Ginagawa mo ito para akitin ako, no? Para maging legal na parte ka na ng pamilya namin at aangkinin mo ang lahat ng yaman namin, tama ba? Pagsasalita ni Jonathan na puno ng galit. Hindi na nakapagpigil pa si Alexa sa kanyang sarili at malakas na sinampal ang binata. Wala akong pakialam sa perang yan. Hindi ko kasalanan na namatay lahat ng pamilya ko at naaawa si Lolo Enrique sa akin. Kaya niya ako inupkop. Ginagawa ko ang lahat ng makakaya ko at hindi ako humingi ng pera kay Lolo para sa pag-aaral ko sa medisina. Hindi mo alam na pera ko ang ginagamit ko sa pag-aaral ko dahil working student ako noon. Oo, nakatira ako sa bahay niyo pero kagustuhan niyo ni Lolo Enrique. Kahit huwag kang padalos-dalos sa mga binibitawan mong masasakit na salita dahil hindi mo alam kung gaano kahirap ang mamuhay na walang kumpletong pamilya. Napaiyak si Alexa at patakbong umalis sa lugar. Napagpasyahan niyang magtungo na lamang sa sementeryo kung saan inilibing ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Miss na miss ko na kayo, mama, papa, at pati na rin kayo, mga kapatid ko. Sana ay kasama ko kayo ngayon para hindi na ako masyadong nalulungkot ng ganito. Sana ay nasa tabi ko pa po kayo. Umiiyak na sabi ni Alexa habang hawak-hawak ang mga bulaklak na dala niya para sa kanila. Alas 12 na ng madaling araw at hindi pa rin umuwi si Alexa. Labis nang nag-aalala si Lolo Enrique para sa kanyang apo. Jonathan, hindi mo ba nakita si Alexa kanina? May alam ka ba kung nasaan siya ngayon? Nag-aalala na ako para sa batang yun eh. Sabi ng matanda na puno ng pangamba. Hindi ko po alam lo kung nasaan siya. Sagot ni Jonathan na may konting kaba sa boses. Lalo na't alam niya na nasaktan niya ito kanina. Lo? Alam mo ba kung saan nililibing ang pamilya niya? Baka nandun siya ngayon at bumibisita? Dagdag na tanong ni Jonathan. Naagad na tumango si Lolo Enrique at ibinigay ang address sa apo. Agad namang nagpunta si Jonathan sa sementeryo. At doon nga ay nakita niya si Alexa na nakaupo at parang natutulog sa tabi ng mga lapita. Lumapit siya kay Alexa at marahang niyugyug ito upang magising. Sandali pa ay gumalaw na si Alexa at tuluyan nang nagising. Bakit ka nandito? Akala ko ba ay ayaw mo akong makita? Tanong ni Alexa na tila antok pa at naguguluhan. Look, I'm sorry. Hindi sana kita pinagsalitaan ng ganon. It's all my fault. Kaya sana ay mapatawad mo na ako. Nakayukong sabi ni Jonathan na puno ng pagsisisi sa kanyang sarili. Sandaling natigilan si Alexa at ang mga mata nito ay namumula pa mula sa pag-iyak. Sige na, umuwi na tayo. Hinahanap ka na ni Lolo Enrique. Sabi ni Jonathan na agad na sinunda ni Alexa. Pumasok na sila sa kotse at ito na ang nagmaneho. Si Alexa ay natutulog ng mahimbing sa passenger seat, habang si Jonathan naman ay nagmamasid sa dalaga na mahimbing na natutulog sa tabi niya. Napansin niya na maga ang mga mata ni Alexa na halatang umiyak kanina at hindi rin niya mapigilan ang kanyang konsensya sa mga masasakit na salitang binitawan niya kanina. Nang makarating sila sa bahay, agad silang nagpahinga at mahimbing na natulog. Sa pagtulog na iyon, nagkaroon si Jonathan ng bagong pangako sa kanyang sarili na kanya namang tutuparin. Ang maging mabuting kaibigan para kay Alexa at itama ang mga pagkukulang niya sa dalaga. Habang tumatagal ang mga araw, ay naging mas mabait at mas malambing si Jonathan kay Alexa. Nagiging mas masigla na ang kanyang presensya sa bahay at hindi na siya ang suplado at tahimik na binatang kanilang unang nakilala. Sumasama siya kay Alexa sa mga lakad nito at nagbibigay ng suporta sa lahat ng mga bagay na may kinalaman sa buhay ng dalaga. Isang gabi, habang sila'y nagkakape sa sala, ay biglang napagtanto ni Jonathan na may nararamdaman na siyang kakaiba para kay Alexa. Ang mga mata nito ay hindi na kayang palampasin. Napagtanto niyang hindi na lamang ito bilang isang kaibigan,
kung hindi isang espesyal na tao sa kanyang buhay. Kahit hindi niya alam kung paano ito iukit sa mga salita, kinailangan niyang ipahayag ang kanyang nararamdaman. Tumigil siya sa pagkakape at seryosong tinitigan si Alexa. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero unti-unti kong napagtanto na mahal na pala talaga kita. Nagkatitigan sila ng ilang sandali at napansin ni Jonathan na ang mga mata ni Alexa ay nagiging luhaan na. Ito ay mas malalim kaysa sa simpleng pagkakaibigan. Alam kong hindi ito madali at hindi ko rin alam kung paano ito nangyari. Pero ito ang totoo. Mahal na mahal kita, Alexa. Si Alexa naman ay tahimik lamang at tila ba iniisip ang mga salitang binibitawan ni Jonathan. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, ngumiti siya at sumagot ng may pagtitiwala. Jonathan, natutunan ko rin na hindi ko kayang pigilan ang nararamdaman ko para sa'yo. Oo, iba ito sa mga una nating naging relasyon. Pero ang importante, nararamdaman ko rin ang mga bagay na yan. Ngumiti si Jonathan at napawi ang takot sa kanyang puso. Kahit gaano pa katagal, handa akong maghintay, Alexa. Alam kong may pinagdaraanan ka at hindi ko hahayaang mawala ka sa buhay ko. Hawak-hawak ni Alexa ang kamay ni Jonathan at pareho silang ngumiti sa isang bagong simula. Hindi nila alam kung ano ang hinaharap para sa kanilang pag-ibig. Ngunit handa silang harapin ito ng magkasama. Sa mga nakalipas na buwan, mas lumalalim pa ang samahan nila Alexa at Jonathan. Hindi na ito bilang magkaibigan lamang, kung hindi naging kasama na sa bawat aspeto ng kanilang buhay. Naging kanlungan nila ang isa't isa at hindi nila napansin na naging mahalaga na sila sa buhay ng bawat isa. Isang araw, habang sila'y naglalakad sa park, napagdesisyonan nilang talakayin ang kanilang nararamdaman. Alexa, alam mo ba na masaya ako at naging malapit tayo sa isa't isa? Simula ni Jonathan, napagtanto ko na mas gusto ko nang maging bahagi ng buhay mo ngayon. Mahal na mahal kita, Alexa. Napansin ni Alexa ang masidinding damdamin sa mga mata ni Jonathan at ngumiti ito. Jonathan, alam mo, masaya rin ako at naging malapit tayo sa isa't isa. Hindi ko rin alam kung paanong nangyari yon, pero ngayon ay sigurado na akong mahal na mahal na rin kita. Dahil doon ay mas lalo pang tumibok ang puso nila habang inilalabas nila ang mga salitang matagal na nilang iniingatan. Nang malaman ni Lolo Enrique ang magandang balita, ngumiti ito at napuno ng kaligayahan. Masayang masaya ako para sa inyong dalawa. Hindi ko ito inaasahan, pero alam kong ito ang tamang hakbang para sa inyong dalawa. Naging mas maligaya ang mga araw ni Alexa at Jonathan. Sa paglipas ng mga buwan, mas lalo nilang napagtanto ang kanilang pagmamahalan. Naglalakad sila sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. Sumasayaw sa ulan at nagsusuot ng kakaibang mga costume tuwing Halloween. Bawat araw ay puno ng kasiyahan, tawanan at pag-ibig. Sa kanilang mga pamilya at kaibigan, hindi na rin ito naging lihim. Tumanggap ang lahat ng bukas pusong puso. Ang pagmamahala nila Alexa at Jonathan ay naging inspirasyon sa mga nakapaligid sa kanila. Sa uli, natutunan ng dalawa na ang pagmamahal ay hindi palaging dumarating ng kaagad. Ngunit ang importante, nahanap nila ito sa isa't isa, sa tamang oras, sa tamang panahon, at sa tamang pagkakataon. Sa mga pagsubok at tagumpay, natagpuan nila ang kanilang panghabang buhay sa piling ng isa't isa.